Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pangalawang linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatawag natin ang linggong ito bilang Divine Mercy Sunday. Magkaiba ang grasya sa awa ng Diyos. Ang grasya ay nakakatanggap tayo higit sa kung ano dapat ang ating matanggap. Pero ang awa naman ay pinagpapaliban ng Diyos ang parusa na dapat ating natanggap dahil sa ating mga pagkakasala. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos dahil ang kanyang awa ay magpasawalang hanggan. Ang kanyang awa ay palagi niyang binibigay sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat dahil sa ating mga pagkukulang, tayo ay patuloy niyang minamahal, binabasbasan, at pinapalakas sa ating araw-araw na paglalakbay sa buhay na ito. Para tayo ay makita minsan pa maging karapat-dapat, makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, tipid ang darama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, buktong nanak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal. Panginoong Hesukristo, kasama na Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwan naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuring ninuman na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puon purihin ang pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mamnanatili. Ang tagay Israel, bayahan sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon, siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako, pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangatatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak itong ipagdiwang. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang aking makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan.
hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa dinakita ng mata. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggon ding yun, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hininghan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, ang tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanya mga kamay at maisuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko maipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagtipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking kamay. Ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan. Maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala, rito'y sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at muli po, a blessed Divine Mercy Sunday to all. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang ating Diyos ay isang Diyos ng hustisya, grasya at awa. What is the difference of justice, grace and mercy? Justice
is getting what you deserve. Yun ang hustisya. Yung karapat-dapat na mapunta sa iyo ay matatanggap mo. May masama kang ginawa, masama din ang iyong matatanggap. May mabuti kang ginawa, may mabuting bunga ang iyong gagawin. Pero kung wala kang gagawin, wala ka rin matatanggap, patas lang. Yan po ang hustisya. Binibigay yan ng Diyos. Pero ang Diyos natin ay Diyos ng grasya. What is grace? Grace is receiving more than what we deserve. Higit dun sa dapat mong matanggap. Minsan, hindi ka nagtatrabaho, pero pinapalad ka pa rin. O maaaring konting pagod, maraming kita. Merong higit kang natatanggap galing sa Diyos. That is grace. Ano naman po ang awa? Awa ay yung dapat kang maparusahan. Dapat kang makatanggap ng masama. Pero pinagpapaliban ito ng Diyos. Hindi ito binibigay ng Diyos sa iyo. That is mercy. Yun po ang awa. At tayo po ay inaanyayahan, mga kapatid, kung ang Diyos ay mahabagin, maawain sa atin, sana ang awa na ating tinanggap ay bigay din natin sa iba. Because you will also receive what you give. Ano ang turo ni Jesus? Blessed are the merciful. They will be shown mercy. Kaya nga po, mga kapatid, yung inyong mga binigay, dinonate sa ating simbahan, pantutulong po natin. Sabi ko po sa inyo, yung inyong mga pinadalang tulong ay pinambili po natin, pantulong po sa mga kapatid nating nakakulong. At tayo po ay bumili 1,400 na chinelas. Bumili po tayo ng 1,400 na toothbrush, sabon, shampoo, tuwalya. At yan po ang ating ipamibigay, pantutulong sa mga nakakulong nating mga kapatid dito po sa provincial jail. Yes, they deserve to be punished. Kung meron silang kasalanan, kailangan ang hustisya. Hindi po ba? Pero tandaan niyo po, ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos din na maawain. Maraming maraming salamat po sa awa na inyong binigay. At magtiwala kayo na pagdating ng panahon, pag kayo naman ang nangangailangan, ay tutulungan din kayo ng Diyos. Hindi pagkakait ng Diyos ang kanyang awa, ang kanyang grasya sa inyo. So I am taking this opportunity to thank you and I ask the Lord to bless you more. Meron po akong isang kwento. Nung minsan po, meron daw isang theater house, cinema house. Nung pagkabukas niya, naglagay po ng karatula, pre-admission, award-winning film. Kaya lahat po ng mga tao na dumadaan, na curious, gusto po nilang mapanood itong pelikula. Total libre din naman po, kaya pumasok po sila, jam-packed po ang sinehan. Pagkatapos po ng ilang saglit na paghihintay, bigla bumukas na po ang screen. At ano po nakita ng mga tao? Kulay puti ang lahat. White screen. Nagtataka ang mga tao. Naghintay sila, isang minuto, dalawang minuto. Hindi po nagbabago itong nasa screen. Puti pa rin. Medyo naiinip na po mga tao. Nagtataka sila. Ito na ba ang palabas? Sabi nila, 3 minutes, 4 minutes, naghihintay. Nag-umpisa na po na naiinip. Meron na po mga iba lumalabas. Pero naghintay pa rin sila. 5 minutes, 6 minutes. May naririnig ka na sumisigaw. Sinasabi, nasaan ang pelikula? Kala ba namin award-winning itong film na ito? At meron na po mga iba nag-walk out. Hanggang nung mga 8 minutes, meron pong lumabas. Ito pong white screen, biglang gumalaw, paunti-unti. Tano po nakita ng mga tao, isang tao na nasa hospital. Isang tao na balot ng cast sa kanyang katawan. Pinakita yung top view nitong taong nakahiga sa hospital bed. At yung nakikita ng mga tao na white screen, yun lang pala yung nakikita na pananaw, paningin ng tao na nakahiga doon sa hospital bed. Biglang may lumitaw po na mga salita. Sabi sa screen, if you had been bored and complaining that all that you see was white in the screen for 8 minutes, think of this person who has been in an accident and will be paralyzed all his life. The only thing that he will see at the end of his life is just the white ceiling. Madalas, mga kapatid, hindi po ba, pag tayo ay namomroblema, ala natin, mag-isa lang tayo. Isang dahilan yan bakit nagiging mahirap ang ating buhay. Isang dahilan yan bakit nagiging mabigat ang ating karanasan.
Isang dahilan yan bakit nadidepress tayo. Mga kapatid, tandaan niyo po, pag kayo ay dumadaan sa lungkot, sa pagsubok, sa problema, hindi kayo nag-iisa. Sino po sa inyo ang nagagalaw pa ang kanyang liig? Subukan niyo nga po, galaw niyo ang inyong ulo. Nagagalaw niyo po? Kung nagagalaw niyo, salamat sa Diyos. Amen? Ilan po sa inyo ang nagagalaw ang kamay? Naiitataas, naiuunat ang inyong mga kamay. Kung nagagalaw niyo po, salamat sa Diyos. Amen? Ilan sa inyo ang kaya pang igalaw ang paa? Subukan niyo po kung nagagalaw niyo. Nagagalaw niyo po ba? Kung nagagalaw niyo ang inyong mga katawan, salamat sa Diyos. Amen? Ang problema sa atin, pag tayo ay dumadaan sa problema, kala natin yung ating problema, yung pinakagrabe, pinakamalala. Pero mga kapatid, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Amen? At tandaan niyo po ito. Dahil tao tayo, dahil buhay tayo, habang humihinga ka, may mararanasan kang hirap at problema. Mga kapatid, hindi po tayo anghel. Meron tayong katawan, meron tayong isip. Tandaan niyo po yan. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka ang unang taong nabigo sa buhay na ito. Isipin mo, hindi lang ikaw ang niloko ng ibang lalaki. Hindi lang ikaw ang bumagsak sa exam. Hindi lang ikaw ang na-deny ng visa. Hindi lang ikaw ang nagkasakit. Hindi lang ikaw ang nalugi sa business. Hindi lang ikaw ang namatayan. Lahat po tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan na problema. Pero paano maiibsa itong bigat, itong sakit ng ating karanasan? Tandaan mo na may kasama ka. Yan ang nakalimutan ng mga alagad. Nagkulong sila. Pero salamat sa Diyos, kahit na sarado ang pintuan, milagro nakapasok si Jesus. At nagparamdam siya sa kanila. Pinaalala niya, hindi kayo nag-iisa. Mga kapatid, magiging mas mabigat ang iyong pinagdadaanan kung magkukulong ka, kung ilalayo mo ang iyong sarili sa iba. Pero kung maaalala mo, meron pa mga iba na kasama mo, lalong-lalo na kung mauunawaan mo, kasama mo ang Diyos, magiging magaan ang iyong pinagdadaanan. Napakaganda ng ating unang pagbasa dahil sama-sama daw ang mga unang Kristiyano, nagtutulungan sila. Ano pong epekto? Wala daw sa kanila ang naghirap. Wala daw sa kanila ang may pangangailangan. Busog sila. Masaya sila. Payapa sila. At nakakatulong pa sila. Mga kapatid, huwag kayong maglalakbay na mag-isa sa buhay na ito. Maaring maging mabilis ang iyong paglalakbay, pero magiging mas mahirap at mas malungkot ka na nag-iisa. Amen? Pero pangalawa, kaya nga nadidepress ka, nalulungkot ka, lalong mabigat ang buhay mo. Kasi mag-isa mong dinadala ang problema mo. Kahit po ang cellphone, pansinin nyo, magaan lang yan. Pero kung maghapon, hinahawakan mo, di ba mangangawit ka? Mga kapatid, ang mga problema ay nasa isip lang natin. Our problems, our fears are just thoughts. They are just air. They are weightless. And yet, if you keep on thinking about them, if you keep on holding on them in your mind, in your heart, they will become a burden to you. Nagpakita ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ano ang sinabi niya sa kanila? Peace be with you. Hiningahan sila ng bagong espiritu. Tinulungan sila ng ating Panginoon. Inaanyayahan sila na hindi nyo naman kailangan dalhin yung inyong lungkot. Pero nandun ang Diyos para tumulong. Mga kapatid, hindi po ba gano'ng mang kabigat ang iyong dinadala? Magiging magaan yan pag meron kang katulong. Pag meron pang isang kamay na hahawak sa iyo. Pero mas mainam, mas maganda kung bibitawan mo yan. Hindi naman kailangan ng mga problema natin ating mga inaalala. Basahin niyo po, napakaganda. In the letter of St. Paul to the Corinthians, sabi po niya sa atin, we should always carry the death of Jesus so that the life of Jesus may be revealed in our bodies. Ano dapat ang ating palaging iniisip at inaalala? Ang sakripisyo ng Panginoon. Pag naiisip mo kung ano yung ginawa ni Jesus para sa iyo, yan ang magbibigay sa iyo ng panibagong buhay, lakas
at gana. Definitely, my dear friends, you will never forget your problems. Hindi ko naman po sinasabi na kalimutan niyo yung nangyari sa inyo sa nakalipas. Parte yan ng inyong buhay. Yung mga sugat niyo, yung mga pagsubok niyo, yung mga pinagdaanan niyong mahirap, pag inalis mo yan, parang binubura mo na rin ang iyong pagkatao. They are part of you. Pero mga kapatid, hindi lang naman yung mga sakit ang ating pagkatao. Parte din ng buhay na ito ay yung ating tuwa, yung ating mga tagumpay. Mga kapatid, iwanan natin sa Diyos, bitawan natin sa Diyos, numan ang ating mga masasakit na alaala. At hayaan natin ang Kanyang Espiritu ang manatili sa ating isip at puso, siguradong magiging magaan ang buhay mo. Amen? Kahuli-hulihan. Tandaan niyo po na mahal kayo ng Diyos. Isang dahilan bakit minsan mayroong mga tao nagpapakamatay dahil kala nila walang nagmamahal sa kanila. Yung mga tao na kinikitil nila ang kanilang buhay ay yung mga taong usually nakalimutan nila na mahal sila ng Diyos. Pag mayroong isang tao na dumadaan sa pagsubok, agad ang tanong niya, bakit ako, Panginoon? Pero kung talagang hindi tayo mahal ng Diyos, iba dapat matagal na nawala tayo? Kung talagang hindi tayo mahal ng Diyos, dapat matagal na pinatay na niya tayo, inalis na niya tayo dito sa mundo. But the mere fact that you are alive, breathing, and existing, it means that God loves you. Oo, marami tayo mga pagkukulang, marami tayo mga kasalanan sa Diyos. Pero mga kapatid, tingnan niyo po, yan ang awa ng Diyos. Pag nagkasala ang tao, ang kabayaran, kamatayan. Pero tingnan mo na, kahit na meron ka mga pagkakamali, pagkukulang sa Diyos at sa iyong kapwa, hindi ka pa kinukuha ni Lord. Nagpasalamat ka na ba sa awa at pagmamahal ng Diyos? Dumadaan ka sa pagsubok o mabigat na problema, please realize and understand how God loves you. Isa po sa mga hindi ko makalimutan na misa ng aking pagkapari ay nung minsan inanyayahan po nila akong magmisa sa isang patay. Pagdating ko po doon sa bahay, nalaman ko po na ang patay ay isang lalaki na aksidente po sa kanyang pagmumotor. Napakabigat, napakasakit para sa mga magulang. Bakit? Kasi hindi po natural, hindi po ba? Ang natural ay yung mga anak, sila maglilibing sa mga magulang. Pero hindi pa oras at panahon, hindi matanggap ng mga magulang na sila pa ang maglilibing sa kanilang anak. Bago pa lang po kasal itong lalaki, kapapanganak pa lang po ng kanyang misis. Meron po siyang maliit na sanggol. Nung nagmimisa po ako, halatang halata, hindi pa po natulog ang kanyang pamilya. Maga ang kanilang mga mata sa kakaiyak. Makikita niyo po na latang lata sila, wala silang lakas. Narinig ko po na umiinom sila ng sleeping pills, pampakalma, para makapagpahinga sila pero walang epekto sa kanila. Wala pong nagsasalita, napakatahimik po, napakabigat po ng atmosphere. Sabi ko po nung ako'y nag-homily, dito ko na nauunawaan at naiintindihan kung ano ang naranasan ng mga alagad at disipulo ng Panginoon nung siya ay pinatay sa krus at sila ay nakakulong sa isang kwarto. Pero pinaalala ko sa kanila na kahit na sa gitna ng kanilang pagluluksa, ng kanilang kalungkutan, kasama palagi nila ang Diyos. Alam niyo po, nung pong consecration na tinaas ko ang hostya, nag-iyakan sila. At doon po ako nangilabot. Dahil doon sa gitna ng lungkot ng mga luha, totoo po nagparamdam ang Diyos. Totoo po ang sinasabi ng Psalm 34. Read that. That God is close to the brokenhearted and to people who have crushed spirits. Pinakamalapit ang Panginoon sa mga taong bigo, sa mga taong nahihirapan, sa mga taong nabibigatan, sa mga taong sumusuko, sa mga taong nawawala ng pag-asa. Isa ka ba sa mga taong umaayaw na? Huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang Panginoon. Papasok siya sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong kalooban. Magpaparamdam siya. Yan ang mabuting balita. Pero tulungan natin ang Diyos. Gusto ng Diyos na maging payapa tayo, maging masaya tayo. Gusto ng Diyos na magpatuloy tayo sa buhay na iyo. Una, sana maalaala mo, huwag kang mag-isa. Huwag kang lalayo sa iba. Pero pangalawa, huwag mong bubuhatin mag-isa ang iyong problema. Magpatulong ka sa Diyos. At pangatlo, tandaan natin, mahal na mahal tayo ng Diyos.
Bakit nga ba? Binibigyan tayo ng hirap at sakit ng Panginoon. Napakaganda po ng aking nabasa. Sabi, God, our director, gives the hardest role to the greatest actors. Ang ganda po, no? Bakit binibigyan ka ng mahirap na sitwasyon ng Diyos? Kasi alam niya, magaling ka. Kasi alam niya, kaya mo. Kasi alam niya, matatag ka, malakas ka. Remember that God, our director, gives the hardest roles to the greatest actors. So, binibigyan ka man ng hirap at sakit ng Diyos, pasalamat ka. Pag hindi mo na kaya, kaya niya, dadagdagan pa niya ang iyong lakas para mapagpatuloy mo ang iyong misyon, ang iyong paglalakbay dito sa mundo. Kaya purihin natin at pasalamatan ng Diyos, una, sa kanyang grasya, pero pangalawa, sa kanyang awa. Naway ang grasya at awa ng Diyos ang magsilbing ating lakas at buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay kabilang sa mga nananalig sa muling pagkabuhay ni Jesus kahit na hindi natin nasalat ang kanyang mga sugat. Pagibayuhin natin ang ating pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristong muling nabuhay habang dinudulog ang ating mga kahilingan sa kanya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang buong simbahan at ang bawat pamayanang lokal ay laging maghandog ng magandang halimbawa ng pagkakaisa, tapat na pagmamalasakit at pangangalaga sa mga dukha, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang ating mga basic ecclesial communities o BEC at iba pang samahang pansimbahan ay pagmulan ng pagpapanibago sa simbahan at maging tagapagpalaganap ng Ebanghelyo sa lipunan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga tulad ni Tomas na nahihirapang maniwala sa muling pagkabuhay ay makakita ng patotoo rito sa buhay ng mga tunay na Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa mga kaloob ng iyong muling pagkabuhay at sa iyong pananatili sa aming piling kasama ng Espiritu Santo. Naway lalo kaming mapalapit sa iyo at kami maging tanda at kasangkapan ng bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Papalamo at tanggapin.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pananampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y bininyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo na naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paghindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong, Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal at ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa Ama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan na pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na pinagdarasal na may sakit o kapansanan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing sila'y nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang mapagpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Tatlong bagay po para maibsan ang ating lungkot. Tayong lahat naman ay may pinagdadaanan sa buhay. Una, pag ikaw ay nalulungkot, sana iwasan mo ang mag-isa. Yes, we need time alone. But do not be alone forever. Do not be alone for a very long time. Tandaan niyo po, tayong mga tao ay ginawa ng Diyos bilang mga social creatures. Mas nagiging masaya tayo, nagiging makabuluhan ang ating buhay pag meron tayong katuwang, pag meron tayong kasama. Opo, magdasal kayo. Pero huwag niyong kakalimutan na meron tayong mga kaibigan, pamilya, at meron tayong komunidad. Bakit kakaiba ang mga sinaunang Kristiyano? Dahil sila lang po ang komunidad na nagtulungan. Sabi, they shared everything in common. So una, tandaan, huwag kang mag-iisa. Pero pangalawa, kailangan matuto tayo na bitawan natin anuman yung mahirap, masakit at mabigat na ating mga iniisip o inaalala. Habang nandyan yan sa inyong isip, kaya nga ikaw ay nabibigatan, nahihilo. Kaya nga ang tawag natin ay depressed. You are being pressed down. Let us remember the words of St. Peter who said, cast all of your anxieties unto Him. Itapon nyo. Huwag nyong hahayaan nandyan sa inyong isip. Iwan nyo sa Diyos. Kung hindi nyo mabitawan, eh magpahawak kayo sa Diyos. Pero pangatlo, naway pag tayo nalulungkot, maalaala natin sana't maunawaan na tayo ay mahal ng Diyos at meron pa rin taong nagmamahal sa atin. Mga kapatid, love makes our existence worthwhile. Bakit nagpapatuloy ka sa iyong buhay? Kasi alam mo, merong kang minamahal at merong nagmamahal sa iyo. Pag nandyan ang karanasan ng pagmamahal, hindi po ba kahit na gaano kabigat at kahirap ng iyong buhay ay kakayanin mo? Kaya nga, ang mga kapatid natin nakalayo sa ibang bansa, kahit na gaano kahirap ang kanilang mga trabaho, kahit na sila'y nangungulila, patuloy pa rin silang lumalaban. Bakit? Kasi merong nagmamahal sa kanila, meron silang minamahal. Kung makalimutan man natin, sana wag natin makalimutan na anuman ang ating gawin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Remember that we cannot diminish the love of God for us. Hindi mababawas ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan ang banal na awa ng Diyos sa ating lahat. Yan ang palagi nating pasalamatan, yan ang dahilan ng ating pagpupuri sa Kanya. Magdasal tayo. Naway palagi tayong tulungan ng Diyos, palakasin sa gitna ng ating mga iba't ibang karanasan ng lungkot at pagkabigo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Jesus, tayo'y nabuhay. Amen.